Kaya kaya magkakaroon ng signal? Ay, sana kung meron, di ba, para makatanggap tayo ng balita galing sa Pilipinas at makusap na rin natin mga mahal natin sa buhay. Ayun, sakto. Meron na. Sakto, meron rin tayo pang internet. Wait lang guys, message ko lang sila. Hi, kamusta na yun? Here na me. Naka-eat na ba yun? Tapos na me. Set. Ano kaya trending ngayon? Ay guys, sorry, nandiyan pa pala kayo. Hindi ko na kayo na makalimutan. Pasensya na ha, ganito lang talaga ako pag merong internet. Saan nga ba tayo? Wait. Kamusta mga amig at amigo? Maligayang panonood ulit dito sa ating channel kasama niyong amigo, Amigo Ejo. Welcome na din sa bagong episode ng Seaman Life Hacks. Ang episode na ito ay continuation lamang ng Apps That You Need in the Ocean, Part 1. Kung hindi nyo pa napapanood ay ito po siya. Lalay ko rin to sa description sa baba para nyo mapanood. Speaking of internet, meron akong inandang apat na apps para nyo magamit sa barko sa tulong ng internet. Ang lahat ng apps na ito ay libre sa Android at sa Apple phones. Kung meron man kayong magustuhan ay check nyo lang ang description sa baba para nyo ma-download. Una sa lahat ay ShoreLive 3.0. Ang apps na ito ay tulad ng Maps with Me at swak sa mga mahilig mang ShoreLive. Tulad ko. Tulad ng Maps with Me, pwede mag-download dito ng offline maps. Ang kagandahan nito ay sa bawat bansa ay meron ng listahan ng Seaman's Club na pwedeng puntahan. Oops! Mga misis at mga kasintahan dyan, alam ko na ang iniisip nyo. Huwag kayong mag-alala. Ang mga Seaman's Club na ito ay mga ship's missionary na ang layunin ay makatulong sa mga seaman. Lugar ito na kung saan pwede makagamit ng international calls, internet points, snack and mini stops, at iba pa. Malalaman din dito kung anong oras sila nag-ooperate at iba pang mga detalye ng Seaman's Club. Siguraduhin merong internet para magamit ang maps. Dito sa window na ito, pwede mag-download ng offline map at magamit ang GPS ng inyong cellphone para malaman ang inyong location sa mapa. Meron din silang paraffle sa inyo. Sundin lamang ang instruction sa bawat paraffle. Bukod dyan, meron pang ibang options kayo na pwedeng magamit. Kayo na bahala mag-explore. Ang pangalawang app ay ITF Seafarer. Itong app na ito ay parang friendship na kung saan pwede magamit para mahanap ang location ng isang barko. Itap lamang ang Find a Vessel at isearch ang pangalan ng barko o di kaya ang IMO number. Ang kagandahan nito ay makikita ang full details ng barko at kung anong company ang nagmamanage. Para makita ang barko, i-click lamang ang View Vessel Location. Huwag kalimutan ang Add Roster para madagdag ito sa mga barkong nasampahan nyo na. Bukod dito, pwede din mag-search ng Inspector at Union. Sa roster naman, makikita lahat ng na-add nyo ng barko upang hindi na kayo mag-search ulit. Meron din itong helpful resources para inyong mabasa at magsilbing guide para sa inyo. Pangatlo ay Google Translate. Itong app na ito ay directly magta-translate ng kahit anong language sa Tagalog o di kaya English. Sa loob ng app, merong apat na option. Merong camera, handwriting, conversation, at voice. Ang camera option ay gagamitin ng app ang camera ng inyong cellphone para i-translate nito ang words na kung saan siya nakatutok. Katulad nitong box ng biscuit. Sa handwriting ay pwedeng i-type or isulat ang words na gusto nyong i-translate. Halimbawa, hello. Makikita din dito ang translation niya at definition. Ang conversation option naman ay instantly niya itatranslate ang inyong pag-uusap sa lingwahe na gusto nyo. Katulad ng, hi, how are you? At,
Where can I find the mall? Ang voice naman ay maganda sa pag-practice ng lengguwahe. Katulad ng handwritten, itatranslate nito ang inyong salita. Magbibigay rin ito ng mga definition. Pang-apat at huli sa lahat ay Rabbit. Ang app na ito ay maganda sa pakikipag-banding sa inyong mga mahal sa buhay. Lalo na kapag mahilig kayong manood ng movies. Tama ang pagkakadinig nyo, pwede kayong manood ng movies ng sabay na inyong mga mahal sa buhay. Kahit na nasaan bansa pa kayo. Maririnig nyo ang kanilang boses kapag natatakot at makikita ang facial expression kapag nagugulat habang nanonood ng movie. Sino bang nagsabing boring na makipag-video call ng isang oras? Sa loob ng Rabbit, marami na kayong pwedeng pagpili ang panoorin, katulad ng YouTube, web, TV at movies. Kaya nga lang, mas malaki ang bawas nito sa inyong data. Kaya mas mapapabili ka lang ng mas maraming card. So, yan na lahat ng apps na pwede natin ma-utilize sa barko gamit ang internet. Kapag madalang ang internet nyo sa barko katulad ko, ay hanapin lamang ang link ng apps that you need in the ocean sa baba para sa mga apps na hindi na kailangan ng internet. Kung meron man kayong gustong idagdag sa ating mga listahan ng mga apps, ay comment nyo lang ba ng baba para makakatulong pa sa ating mga kabaro. Huwag kalimutang mag-like ng ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel na makikita nyo sa baba. Huwag din palampasin ang iba't iba ko pang playlist na makikita nyo sa kanan. Hanggang sa muli, ako ang amigo nyo, Amigo Ejo, ang nagsasabi. Dagat, pangadimang dala, tibayan ng loob sa bawat pagsuka.